Lagi kong sinasabi, i-double check nyo muna mabuti. Huwag na huwag muna kayong bibili ng parts. Ito mga separation nito nasa sir, Honda Fit version 1 naman yung ating T2 troubleshoot. Issue plan nito mga sir. Kung mapapansin nyo, tinanggal ko na yung upuan sa kayong cover dito, sa yung clearance depot dito. Ayan. Dahil chinik ko yung kanyang mga spark plug sa kayong wiring dito, chinik ko na rin yan, wala naman din problema. At ang sabi ng may-ari ng issue nitong motor niya, yung namamalya lalo pagka mainit na yung makina niya at tumatakbo na siya, doon niya na nararamdaman yung palyado lalo pag traffic, halos hindi siya makatakbo ng maayos. Ayan, kaya tinanggal ko na yan. Ngayon, tatry naman natin siyang paandarin para makita natin kung saan nang gagaling o saan natin iti-troubleshoot yung problema ng motor. Ayan. Meron siyang delay na konti kapag ang acceleration mo, ginanto mo siya, parang bumabagsak yung RPM, tapos parang nabubulunan. Pero pagka binigla mo naman siya, okay naman. Lalabas yung problema niyan kapag mainit na yung kanyang makina, doon mo na siya mararamdaman. Doon niya nararamdaman. Kahit sa akin din mga sir, napipil ko talaga na delay na delay yung kanyang acceleration. Ngayon, marami nang tumingin dito at ang may-ari kasi ng motor na to, taga Alabang pa. Yan, sinakay ito sa truck. Dahil nababahala siya, baka daw ay hindi na umandar kapag binahin niya ng malayo. O diga, baka madisplaya siya. Ito nakatakot pagka ganun yung ating motor. Napakadelikado yun. Ngayon mga sir, kung sakaling magtutroubleshoot kayo ng palyado, una-una yung i-check dyan, spark plug cap, tsaka yung palinisan nyo yung TPS, tsaka yung fuel pump ninyo. Check nyo yan kung malinis pa ba yung kanyang filter, kasi pagka madumi na yan, matik talaga napapalya na yan. Tsaka yung kanyang air cleaner element, lahat po yung mga nabanggit ko, yun po yung unang-una nyong i-check. Huwag muna kayong bibili ng parts, baka hindi nyo rin magamit. Dahil tulad nito mga sir, pinagawa na sa iba na to, chinik na lahat. Spark plug, chinik na. Saka yung TPS, nagpalit na rin siya. Tapos ito, bago na rin yung filter. Saka yung dito, bago na rin. Halos chinik na lahat, pero palyado pa rin. Ngayon, papakita ko sa inyo yung TPS na bagong palit. Yeah, ito yung TPS na binili ng may-ari na to. Yan, galing siya ng galing dito ding ito ng Honda. Ito yung binili niya. Tapos hindi niya rin ginamit dahil same pa rin nung problema niya na palyado pa rin. Kaya kalagi kong sinasabi, i-double check nyo muna mabuti. Huwag na huwag muna kayong bibili ng parts. Ito mga separation nito nasa 1 plus 16 to 19, mga ganyan ang presyo ng TPS mga sir. Ito, sayang, hindi rin nagamit, kabago-bago. Hindi niya nagamit kasi same pa rin yung issue ng motor niya, palyado pa rin. Pagka mga ganyan mga sir, ang gagawin nyo lang muna, yung unang-una kong sinabi, pagka yun ang na-check nyo na at palyado pa rin, susunod nyo i-check yung oxygen sensor dito sa may CKS dito, oxygen sensor, sa pinakailalim. Ayan, yung sensor na yan sa pinakailalim. Dapat, pag hinugot nyo yan, dapat umahandar. Ayan, hugutin nyo yan. Nagbiblink talaga yan kasi hinugot natin yung isang sensor. Ayan. Mas maganda na yung hatak niya. Pil na pil mo yung acceleration niya, nagigil yung kanyang makina pag pinigam mo. Paso, mag-check engine. Ito, pagkakaalam ko, na-reset na rin to. Kaso, ganun pa rin. Tapos, sa akin din,
chinek ko rin yan, nireset ko rin. Kaso hindi ko ma-reset, hindi ko matanggal yung code. Ang lagi niyang sinasabi, nagbe-blank siya ng 7 saka 8. Ibig sabihin, ang tinutukoy ng blank na yon, ito saka ito, sa baba, itong sensor na to. Ayan, nireset ko na rin kaso talagang hindi kaya i-reset. Kaya ang nakikita ko may problema, yung ito, ECU. Kaya yung nakikita ko may problema dyan. Dyan mga sir, kung gusto nyo naman maiwasan yan na hindi masira, dapat lagi nyo i-double check yung mga wiring ninyo, tapos yung mga naka-wire na mga ganito, i-check nyo yan, dapat nakasave po yung mga wire ninyo, kasi tulad nito, ito na yung nakaposition, tapos dito yan, may mga balat-balat, tapos tinap pa dito, syempre nagagasgasan yan, eh lahat ng wire na nandito may positive, may positive dyan. Ngayon pagka yan ang nabalatan, tapos dumikit sa body ground, dyan pagsisimulan ng short circuit ng ECU ninyo. Kaya dapat yan, mga sinisecure nyo dapat yung mga yan, yung mga wire nya na yan mga sir. Dapat binabalutan nyo ng electrical tape, kapalan nyo lang, huwag nyo lang ano, huwag nyo pipirin sa electrical tape. Yan, kumanta yung kanyang atak, biging nagigil siya nung tinanggal ko yung oxygen sensor sa may kaliwa. Nawala yung kanyang pagkapalya. Kaso mag-check yun dyan. Kung sakaling wala pa namang budget na pambili ng ECU, ang gagawin nyo lang yan, tuwing malamig yung makina o tatakbo kayo, kukutin nyo yung sensor. Kapag malamig yung makina, ibalik nyo uli yung CKS, yung oxygen sensor na yan, ibalik nyo uli, kasi kapag hindi nyo yan binalik at malamig yung makina, hard starting po. Medyo mahirap siyang gumandar kapag hindi nakasusok yung sensor na sa ilalim. Kaya mas maganda pagka malamig, isuksok nyo. Ngayon, kung sakaling may budget naman, mas maganda, ibili nyo na lang. O, di kaya, iwan ko, may gumagawa yata ng ECU na i-reprogram. Kaso wala akong aparatos para doon. Yan yung ano, basic kung paano malaman kung saan nanggagaling yung palya ng motor. Karamihan sa Honda Beat, yung ECU lagi ang tatamaan. Kaya yung mga wire harness nyo, dapat yan i-sip nyo yan mga sir. Huwag dapat yan nakakalat. Dapat hindi yan nakadikit lagi sa wire. Tapos iwasan nyo yung mga magkakabit-kabit ng mga ganito. Lalo kung hindi maganda yung pagkaka-wiring, yan, isa rin yan sa mga tinatamaan yung ECU. Yan yung mga dahilan kung bakit nakisira yung ECU. Kaya dapat pagka magwa-wiring kayo, lagi nyo lagyan ng fuse, tapos bukod nyo yung kanyang wire. Kumanda yung hatak niya. Kahit mainit, hindi siya namamalya. Tapos magta-try tayo mga sir ng isang ECU. Kapag ka motor niyo sir, kapag ka ang motor niyo mga sir, combi brake, dapat combi brake din yung gagamitin niyo na ECU. Kasi kapag ginamit niyo yung pang-standard na ECU, aandar naman po yung motor niyo, kaso yung idling stop niyo hindi po gagana. Hindi po gagana yun, yung idling stop nyo. Yung idling stop, yun nandito. Yan. Kapag kombi yung motor nyo, yung ECU na pang kombi, yun din po yung gagamitin ninyo. Kasi chinik ko na rin yung kanyang ECU, halos lahat, chinik ko na rin yung wire. At okay naman lahat, pati dito bago yung kanyang filter. Yan. Ganun pa rin, palyado pa rin siya. Kaya nakikita ko may problema rito mga sir, ECU. Kasi kapag once na
ang motor nyo nireset at hindi matanggal yung reset niyan, yung o yung mga yung issue, hindi siya nare-reset, ibig sabihin may problema dito kapag ka namalya. Kaya magta-try tayo na bagong issue yung mga sir. I-off muna natin at magta-try tayo ng ibang ECU, tapos isusok-sok na natin yung ano, yung sensor sa baba. Isusok-sok na natin ito. Ayan mga sir, ititesting muna natin tong ECU ko dito sa motor na to. Galing din ito ng combi brake. Combi brake din to. Yung version 2. Kasi itong tinotroubleshoot natin, ito yung version 1. Ito version 2. Pero parehas lang sila. Kaya ititesting natin siya. Ito. Yan, binalik ko na rin yung kanyang oxygen sensor. Yan, tatanggalin muna natin yung kanyang socket para maisalpak natin yung pagtitestingan natin. Ayan mga sir, titesting muna natin. Okay, ganyan muna kasi titesting lang naman natin. Okay, testingan natin pa anda rin. Ayan, wala na yung check engine nya kasi binalik ko na yung sensor. Ayan o. Sumasabay na sa pagpihit ko ng acceleration. Sige. Ayan mga sir. Gigil na gigil na yung acceleration niya. Dito anong una na talagang ano palyado. Ayan, tumino na uli. Yan, ibig sabihin ang problema natin yung ECU. Ang presyo ng ECU ng Honda Beat nasa ano yan, ang brand new yan nasa 7 to 8,000 ang brand new nito. Yan, at least alaman natin kung ano yung issue ng motor, kung ano yung problema nya. Kaya para makiwas kayo dyan mga sir sa ECU, dapat pagka magwa-wiring kayo, ibukod nyo yung wire nyan ng mga ginagamit yung mga ilaw-ilaw, tapos lagyan nyo lagi ng fuse. Okay, bali hanggang dito na lang yung ating video at i-report muna natin sa may-ari. Ipasabihin muna natin sa may-ari na ang problema ng motor nya yung ECU. Okay, hanggang dito na lang ito mga sir. Hanggang sa muli, ingat-ingat at shout out po sa inyo mga sir, lahat ng nanonood. Ingat-ingat po lagi mga sir. Okay, salamat.